Hey guys, I'm Pete Renzo. So today mag-unbox, mag-review and mag-demo tayo nitong isa sa pinakabagong guitar ng J-Craft. So ito yung isa dun sa mga bago nilang guitar dun sa classic series nila. And guys, dun sa mga di nakapanood nung last video ko about dun sa J-Craft na T2 limited edition na guitar. So I highly recommend na panoorin nyo yun guys kasi in-explain ko dun yung mga slight changes dun sa design ng J-Craft lalo na dito sa headstock ng J-Craft in full detail. So kasi baka pag pinanood nyo to, so magtaka kayo, may mabanggit akong ganun na pala yung design niya. So panoorin nyo muna yun guys before kayo panoorin tong video na to. Lagay ko na lang sa description below guys yung link ng video. And guys, ito nakita nyo, medyo puno na yung lamesa ko kasi tatlong gitara to, tatlong kulay. So papakita ko sa inyo lahat guys. So ano pa hinihintay natin guys, start na tayo guys. Hey guys, I'm Pete Renzo and welcome to my YouTube channel. Please subscribe and turn on the notification button. And don't forget to share my video and smash the like button. Also, follow me on my Facebook, Instagram, and Twitter. If you have a question, all the links are in the description below. Thank you! Guys, ito yung J-Craft T2HC. Telecaster body siya guys. So, ano ba yung pagkakaiba niya guys dun sa normal na J-Craft T1. So unang-una nga doon, yun nga, bukod doon sa may slight changes siya sa sa design, sa body niya and dun sa mga hardware niya. And ang pinaka naiba dito sa J-Craft na T2HC is yun nga yung neck pickup niya is humbucker. Guys, dun sa iba medyo weird yung combination and looks niya. Even myself guys, pero pag nagamit niyo na siya guys, ang ganda pala nung tunog ng Telecaster pag naka-single coil tsaka humbucker siya. Lalo na dun sa neck pickup niya guys, yung naka-humbucker. Ang sarap niya sa tenga guys, parang nag-add siya ng konting flavor dun sa tone ng Telecaster. So mamaya guys, check natin lahat yung specification niya tsaka yung tone niya. Guys, unbox na natin siya. So check natin yung inclusion niya out of the box. So ang gagawin natin guys, i-unbox lang natin tong isang box para makita natin yung mga inclusion niya. Kasi pare-pares lang din naman sila ng laman. And mamaya papakita ko sa inyo yung tatlong color nitong guitar na to. So para medyo maluwag din tayo dito sa table na to kasi patan nyo, ang dami. So para mas makapakita ko sa inyo ng mas maayos. So guys, ito yung box niya. So yun nga, just like dun sa mga other model ng J-Craft, yung box niya may nakalagay na logo dito. Tsaka dito meron siya mga model number dito sa mga side niya. And then sa ilalim, makita nyo, may model number siya tsaka yung barcode. So open na natin. So yun niya, kagaya dito sa ibang model ng J-Craft na guitar, unang-una makita mo dito is meron siyang asamang guitar strap. So yung quality ng strap niya, just like din sa mga kagaya ng other model ng J-Craft na guitar. So yun niya, ganun din yung asama niya. So yun niya, yung quality ng niya, ng strap is cotton yung material tsaka yung mga buckle niya is steel yung material. Tapos meron siyang kasama ditong tali na pwede pang acoustic. And yun niya, may logo siya dito ng J-Craft. So check natin yung iba pa niyang kasama. So yun din, meron din siya kasama dito na guitar cable. So yung guitar cable niya guys is yun niya, yung straight tsaka naka-angle. So may practice cable na siyang kasama. And then meron siyang Allen key. So yung Allen key meron malaki at maliit. So tabi niyo to guys pag may konting kailangan i-adjust sa guitar mo, meron kang tools. So ito naman yung gig bag niya. So yung gig bag ganun din kagaya do sa mga other model ng J-Craft, pareho lang din yung bag niya. So may dito, may logo ng J-Craft, may compartment siya dito. Then may dalawang zipper dito na nabubuksan yung zipper niya, the whole body, so mas madali access yung guitar. Then meron siya ditong strap na handle. And sa likod niya, so merong mga strap din para pwedeng pasokbit yung bag. So ang pinakamahalagan din dito guys is yun niya, padded yung gig bag niya dito sa front side tsaka dun sa back. So protected na protected yung guitar mo. So guys, first impression na tayo, check natin yung tatlong color niya. So mag-start tayo dito guys sa purple. So ito, nalabas na natin siya. Ito. So guys, itong purple. So ano gusto ko sa kanya guys, ito yung pinaka na gusto ko sa kanya. Yung sa electric kasi guys, na mga color, bihira talaga guys yung purple. Lalo na sa Telecaster guys. So ito, mas parang mas stand out siya dun sa tatlong color niya. So next naman. So next natin guys is yung
shell pink. So guys, ito naman yung shell pink niya. Guys, sa video parang hindi siya shell pink kasi parang medyo white siya. Pero pag nakita niyo siya in person, kasi pag sa picture tsaka sa video talagang parang white lang siya eh. Pero pag nakita niyo siya personal, so makikita niyo yung pagka shell pink niya talaga. So next natin is ito. So next natin guys, itong metallic silver. So ito namang metallic silver guys. So sobrang kintab niya kasi yung color niya is yun niya, metallic. So parang meron siyang mga glitters. So yung pag nailawan siya talaga guys, nakita nyo, kikintab or kikinang talaga siya. Nakita nyo guys, medyo weird niya yung look niya. Kasi bihira talaga yung pickup configuration sa Telecaster na single coil tsaka humbucker. Pero ang good thing naman doon guys, unique yung looks niya, and lalo na guys doon sa tone. Kasi pag ano eh, may nakakita nung tele mo na gamit mo to, and yun nga, nakita nila, uy, ganda ng tunog. And yun nga, kakaiba yung looks niya. So special siya and unique dun sa ibang Telecaster. Guys, sa specification naman tayo and build quality. So yun nga guys, nakita nyo yung tatlong color variation niya kanina. Eh yung paint pala nito guys sa body niya is gloss finish. So makintab siya guys. So yun nga yung dito sa purple, yung pagka purple niya guys, hindi lang plain na purple. Kasi parang may pagka metallic rin siya. Yun nga, may parang mga glitter siya. Dito naman sa shell pink, yung shell pink na color ng T2HC is plain lang yung pagka-pink niya. Walang yung parang pagka-metallic yung mga silver. Wala naman siyang ganun. Plain na pink lang siya. Clean, kumbaga. And then, dito naman sa metallic silver, kagaya sabi ko kanina, metallic siya, is meron siya para mga glitters. So, sobrang kintab niya talaga. And mag-i-stand out kapag gamit mo to sa stage, guys. Okay, sa body naman tayo. So, yung body niya, guys, is poplar wood. So, medyo mabigat yung weight niya. So, yung bridge naman niya. So, yung bridge niya, guys, is yung modern na design na. So, meron siyang 6 individual na saddles. So, maganda dito guys, well-intonated siya compared dun sa vintage na ano na saddles ng Telecaster na yung tatluhan lang yung saddles. So, yung ano pala niya, color is silver. Tsaka yung ano niya, yung bridge plate niya is silver din. Okay, sa pickup naman tayo. So, yung pickup nitong J-Craft T2HC. So, yun nga, yung pickup configuration niya is single coil dito sa bridge pickup, and then dito sa neck pickup niya is humbucker. So yung humbucker niya dito guys is yung close type na yung parang sa Les Paul na mga body na guitar. So yun nga, pareha silang ceramic pickup. So mamaya check natin guys yung tone nitong dalawa. Sa pick guard naman niya guys, so yung pick guard niya guys is black, and then meron siyang white dun sa side na inlay. So, hindi siya parang plain lang na black. So, pare-parehos lang naman sila ng pick guard dito sa shell pink, purple, tsaka dito sa silver. And then, meron siya mga silver na screw. Guys, dito naman tayo sa mga knobs niya. So, yung knobs niya, just like dun sa mga classic na Telecaster. So, isang volume, master volume para dun sa boat pickup, tsaka isang tone para dun sa boat pickup. So, yung knob niya pala is pass knob siya na kulay silver. Dito naman tayo sa ano niya, yung pickup selector niya guys. So, three-way pala tong guitar na to. So, pag nandito sa first position, so yung bridge pickup ang gumagana. So, dito naman sa second position, yung boat pickup yung gumagana, bridge tsaka yung neck. And dito sa pangatlong position niya guys, is yung neck pickup yung gumagana, yung humbucker. So, yung pickup selector pala niya, yung tip is yung barrel tip siya na color black siya. Then, yung knob plate niya guys is metal din yung construction, tsaka silver yung color. Next up guys, yung mga strap button niya is yung nandito tsaka nandito, silver din yung color niya. And then nandito pala guys yung ano niya, output jack niya, and then metal construction din siya na silver yung color. Next guys, dito naman tayo sa back niya. So just like dun sa J-Craft na T2 na LTD or limited edition na previously na na-review ko. So ito, meron din siyang curve dito. So, parang dun sa mga strat body na electric guitar. So, bakit ba siya may ganito? So, yun nga, para mas ergonomic siyang i-play. Kasi pag ginagamit natin siya, guys, pag ganito. Diba? Mas tumatama sa body natin. So, mas madali na siyang i-play. And yun nga, guys, nakita nyo, para siyang version 2 ng T1 na J-Craft na Telecaster, diba? Next doon is yung ano, string through body siya. So, mas maganda yung resonance ng string niya dun sa body.
Next doon guys, yung bolt-on neck siya. So just like doon sa J-Crop na T1 yung classic, LTX Vintage Series doon sa T2 na limited edition. So bolt-on neck din sila. So ang naiba nga dito sa 2021 model ng mga J-Crop, isa sa naiba sa design niya is yung neck plate niya is meron ng tatak na J-Crop. So hindi na siya yung parang generic brand. So dito sa J-Crop na T2HC, so silver yung color nung neck plate niya tsaka yung mga apat na screw niya. Next guys, dito tayo sa neck niya. So yung fretboard pala nito guys is yung rosewood. So dun sa tatlong color variation niya is rosewood yung mga fretboard. So yun yung medyo na iba din dito sa J-Crop na T2HC. Kasi ano na siya, rosewood yung fretboard compared dun sa T1 na maple lang yung ano niya, fretboard. And dun sa ano din, yung T2 na limited edition, dun sa black niya, rosewood yung fretboard. And then dun sa white na color is maple yung fretboard niya. Guys, meron pala siyang fret inlay dito sa harap, tsaka dito sa side. So meron kayong guide. So yung mga fret inlay pala niya is purloined. Yung fret naman niya guys, 22 fret siya. And then yung size ng fret niya is medium fret. Guys, dito naman tayo sa neck niya. So yung neck niya guys, dito sa 3 color variation ng T2HC is maple wood siya. And yun nga, ang naiba nito dun sa T1 na classic na J-Crop is gloss finish yung paint niya. Compare mo dun sa J-Crop na T1 is satin finish. Dun din sa ano guys, dun sa J-Crop na T2 na limited edition. So yung ano niya, yung finish din nung neck niya is gloss finish. So, ang neck nito pala guys is modern C yung neck profile niya. Guys, dito naman tayo sa headstock niya. So, dun sa previous video ko dun sa J-Crop na T2 limited edition. So, na-explain ko dun guys yung in full detail yung about dito sa headstock ng J-Crop. So, yun nga yung mga J-Crop na guitar dun sa 2021 model. So, ganito na yung signature na design ng J-Crop na guitar. So, unang makita nyo dito sa headstock niya is yung nut. So yung nut niya guys, white yung color niya and then synthetic bone yung material niya. And then dito makita nyo din sa headstock niya, meron siyang dalawang string tree dito. And dito nyo rin makikita guys yung truss rod nitong guitar na to. And then ito yung mga tuning peg niya. So yung tuning peg niya guys, modern design na siya. So yung bushing niya is naka-hex threaded siya. And then dito sa likod, close type siya guys. Guys, dito naman sa back ng headstock niya, so makita nyo, yung mga 2021 model ng J-Crop, yun niya, meron na siyang logo ng J-Crop dito, merong batch number tsaka serial number. Kasi doon sa mga previous model ng J-Crop, yung mga older model, ang nakalagay lang doon is yung batch number lang. And finally guys, dito sa headstock, makikita nyo yung J-Crop Classic na logo. And yung finish pala ng ano niya, headstock is gloss finish din kagaya nung dito sa neck. So compare kasi doon sa T1, is satin finish yung headstock niya. Thank you.
So guys, conclusion na tayo. So ang pinaka nagustuhan ko talaga dito is yung unique color siya. Kasi bihira talaga yung mga ganitong color, shell pink, metallic, silver, and lalo na tong purple sa Telecaster na guitar na body. Ayun nga lang, wala siya guys ng color na black tsaka white. Tapos yun nga guys, added premium look din sa kanya yung mga slight changes sa body niya and tsaka dito sa neckplate niya. Nakita nyo, meron na siyang J-Craft na logong naka-stamp. Pero maliit lang na details yun, pero add yun sa premium look niya. And guys, ang pinaka nagustuhan ko talaga sa kanya is yung combination ng single coil tsaka humbucker pickup. So dun sa bridge pickup niya, yung single coil, so medyo crisp yung tunog niya. And then dito naman sa neck niya, so medyo thick, warm, tsaka mas deeper yung tone niya. So nagbigay siya ng added color or flavor dun sa tuwang ng Telecaster. Siguro lang guys, i-upgrade nyo yung ano nito kung gusto nyo talagang mas gumanda yung tunog nito. I-upgrade nyo yung nut niya. So, i-convert nyo siya sa bone nut. So, para ano, maging mas maganda yung resonance nung string niya dun sa body. Kasi naka-string through body rin siya guys. Oh. So, mas maganda to pag naka bone nut. Pero overall naman guys, sa price niya, so I think pasok na siya and swak na dun sa ano mo, budget mo and investment mo. Kasi yun nga, bukod dun sa ano na, meron kang unique color na mga Telecaster, kasi bihira talaga kasi yung purple, shell pink, tsaka silver sa Telecaster. And nga, in terms naman sa sound or tone, yun nga, unique yung Telecaster mo kasi meron siyang single coil tsaka humbucker sa neck pickup. And which is hindi mo siya magagawa yung gantong tone na kakaiba yung tone or unique yung tone sa ibang typical na Telecaster na single coil yung pickup configuration. So, bonus pa guys yung naka-set up na siya. Kasi sa Jolly Music guys, before nila ipa-ship yung guitar, so isa-set up muna nila yun ng guitar tech nila, so bago nila i-ship. Para pagdating sa'yo, wala ka ng ibang gagalawin. So, ang gagawin mo na lang is plug and play. Tapos yung mga kasama pa niya, yung previous niya guys, so lalo na yung sa strap, maganda yung quality ng strap niya, yung bag, tsaka yung cable. Ito pala guys ay mabibili nyo sa Jolly Music. So, lalagay ko na lang sa description below guys yung Shopee, Lazada, website, tsaka yung Facebook and Instagram nila. So, i-follow nyo guys yung ano nila, mga social media nila para updated kayo sa mga latest na product nila. And for sure, marireview din natin yun dito sa channel natin. So, lalagay ko na rin sa description below guys yung address nila. So, if malapit kayo, so pwede kayo mag-visit sa shop nila para matry mo yung mga guitar tsaka yung mga effects nila doon. And malay mo, magkita tayo doon isang beses guys. Makapag-jump tayo and makapag-picture tayo guys. So what do you think guys? Ano yung magandang color nitong T2HC? So comment nyo lang dun sa comment down section below. So as always guys, thank you for watching. Rock and roll guys!